Okay guys, so for today, you will see how to replace foam extinguisher. Ayan. I-demo sa inyo ang ating Totoy Bibo. The number one, number one. Ilan lahat yan? Nakolekta mo? 31. So we have 31 foam extinguisher, guys. So we re-refill yan. This is very exciting, you know? So tignan nyo, guys. Yung kinolekta na yan. So ngayon, nilalabas na. Ayan. Totoy Bibo. Ayan, no? 31, no? So unin natin. Tapos ko na lang sa'yo. So ayan, makikita niyo si Tango Mike. Ready na, sir? Ready na. Oh, hello guys. This is third mate, Didi Natuloy. Makita mo naman yung mukha mo. Sandali. AKA Totoy Bibo. Ayan, so, makikilala ka na nila. So guys, explain ko sa inyo kung paano mag-refill ng boom fire extinguisher. So bago muna natin yan, oh, i-refill, turo ko muna sa inyo yung mga parts ng foam fire extinguisher natin. Subali, ito yung safety valve natin. So, ito yung cover niya. So, para ma-accidentally man siya masagi, di siya basta-basta mapus. Subali, ito yung magbubutas ng lead cell plate natin dito sa loob ng inner cylinder natin. Ito yung lead cell plate natin. Ito yung bubutasin niya. No. So, mamaya, i-actual natin yung pagbutas nito kung paano gumana yung foam line natin. Yeah. Wow, very exciting yan, guys. Abangan nyo. So, ngayon, i-testing natin, i-demonstrate natin kung paano siya mag-work. Kasi hindi siya pressurized. Yung foam natin, guys, hindi siya pressurized. Yung loob nito, may dalawang component. Yung E at saka B na mixture. Pag naghalo yan, it will compose a foam. So, ngayon, i-testing natin, guys, ha. Tsaka pala, pag monthly inspection natin, dapat titingnan natin yung loob, hindi lang yung labas. Dapat titingnan natin yung loob. Yeah, kasi mostly natin ang nasisira dito, yung lead cell plate natin. Nabubutas to, kagaya nito. Sample na nabutas. And guys, saka ito. Sa katagalan kasi yan, lumulubo yan. Eh, nabubutas yan. Dito yan. Ito ang nagbubutas dito. Eh, ito, muntik na, oh. So, kailangan monthly inspection natin, isama natin to pag inspect. Bali, pag refill natin, hugasan natin ng maayos na mawala yung mga residues. Kailangan inisan. So, hugasan natin. Yan. So, inihugasan niya yung inner container, no? Itsura nung na-mix na. So, kailangan din natin hugasan ng maigi ito kasama yung nozzle para mawala yung mga naninigas na mixture dito kasi minsan may naninigas. So, kailangan natin hugasan na ayos. Hugasan guys, prepare natin yung chemical niya. So ito yung chemical niya. Ito nga pala ang ating mga kasama niya. Si Kuya Jules, ang mga vlogger, at si Alvin. So yung foam extinguisher natin, pag mag-refill, may dalawang klase ng powder niya. Nahaluin natin at ilagay sa loob. Yung kulay blue, mostly yung kulay blue yung isa. Inner natin, internal cylinder. Bali, dito siya ilalagay. Dito siya imimix. Yung kulay blue, yung internal. Okay. Color blue sa inner cylinder, guys, ha? Kalimutan. Yung pula naman, sa mga external, dito. Sa mismong tangke, yung pula. So, may iba nagtatanong kung kailan yung expiration ng
home sphere natin na powder. So mostly ang expiration date nito 2 years from the manufacture date. Kung di nyo makita yung expiration date, hanapin nyo yung manufacture date, 2 years galing sa manufacture date, yun ang expiration date niya. Alright, very informative. So yung tubig sa loob nitong tanke, may sukat. Hindi siya pwedeng puroon kasi aapaw. So hanggang saan lang siya dapat? May level naman siya dito. Sa loob, makikita nyo. Ratio tayo, bago natin ipuhos, ipuhos at istimba para sukatin natin. Sabihin, ganito karami yung ilalagay natin sa tangking ito. Ganyan ang kalaki tubig. Yan na natin imimix yung external na powder. So, ibuhos natin ito. Wala na to. Ginuhitan mo na marker? Dapat guhitan mo dyan sa tangke, sa ano mo, sa timba mo. So, para mas madali guys, mas maganda lukewarm water yung ihalo natin. So okay lang din yung cold water, pero mas mainam yung lukewarm kasi didissolve yun talaga yung mixture. Ayan, so yun naman mabilas, siguro yung Jules, binubuksan nila ni Alvin yung mga ano takip, no? Para dire-diretso na. Ayan, may marking na pala si Tango Mike. So, ayun, no? Marker kanina, no? Dapat lang lalagyan ng laman, no? So, ayun yung tubig. Binigyan pala niya ng marker. So, una, yung external natin. So, yung una natin ihaluin. So, 1:1 lang? Oo, 1:1. Tuloy natin ng maayos hanggang ma-dissolve yung powder. Igiling-giling. Dapat nilalagay mo namang igiling-giling para ano, igiling-giling. Habang ganun, ganun, ganun. Ayan. Okay. So kailangan meron din sila niyan para mas madali. So gamitan natin ang imbudo para... Imbudo. Sure na sure. So ito yung hinugasan natin kanina. I-re-refill na natin. So may assistant yung mag-refill. Oh, yan ang incoming third mate. Kailangan alam niya yan. Oh. Alright. So kita nyo guys, napakasimple lang. So na-refill na yung outer cylinder, no? Yung main bottle natin. Next is the inner cylinder. Sunod is the inner cylinder. So ang level ng tubig, may palatandaan din siya. So hanggang dito lang yung tubig natin. So again, yung inner cylinder, yung color blue. Ayan. Tapos yung red, dito naman sa outer cylinder. Okay? Ayan. So may markings. Again. Ayan. Ito na guys. Ganito karami. So buhos natin ulit dito sa timba natin. Sister, ulit ko yan. So yan na yung inner powder natin na isusunod na haluin. Okay, so mixing naman. Yung mga gaano katagal yan? Nakikita naman nila pag nahalong mabuti na, di ba? Unaw na yun. Yung powder, yun, pwede na yun eh, ano, lagay ulit sa inner container natin. Stand, buhos. Next, bubuhos na. Ayan, makikita nyo naman. Alright. So, ito na guys. Gawin natin ito, lagyan natin ng lead cell plate. Yan ang magsisilyo nito para hindi siya maghalo doon. So ngayon yung lead cell plate natin.
Ito yung ipakaber natin dito sa may inner cylinder natin para hindi siya maghalo dun kabila. So sisindihan na natin ha. Ilagay lang natin yung ganyan. Next natin ilagay itong hanger niya para magsilyo to siya. So yan yun, di mabubuhos. So pag magkalon-alon, hindi siya mahalo dun sa nating mixture. So ilalagay na natin. Yay! So, tapos na tayo. So linisan natin kasi may puti-puti yan para malinis yung stimulation natin. Meron ka bang ano niyan? Yung sticker ngayon na ilalagay mo dyan? Wala. Wala? Note mo na lang sa ano? So ito na yung bago nating refill na fire o extinguisher. So pwede natin siya ipalit doon sa pinaglagyan niya. Alright, very good!